Hi guys, welcome to my channel, The CNS Vlog. Ngayon po samahan niyo po ako mag plant haul ng mga pinamili ko sa farmers kasi po dumaan po ako kanina doon since malapit lang din po ako doon nagtatrabaho. So may telos lang po ako. So ayun. Every Sabad po dumadaan ako doon pero since malapang Sabad, nirestrict ko yung sarili kong bumili ng budget-friendly things na kung ano man yung magkakasya sa pera ko. So, ito po. Samahin niyo po akong i-untack yung mga pinamili ko kanina. So, ayan guys. Actually, na-unpack ko na yung mga kailangan nating ilabas dun sa plastic. So, unahin ko na muna yung mga pots na binili ko. Mga plastic pots lang naman siya. Kasi nga, ang gaganda ng mga pots dun, tas ang mumura pa. So, kung nasa tight yung budget nyo, hindi nyo kaya mag-ceramic or glaze pots or terracotta, ito, mga plastic pots yung alternative. It's the best alternative. So, ito yung isa sa binili ko. Isang piraso lang siya. Tingnan ko lang kung maganda. At mukhang masasatisfied naman ako sa ano niya. Sa pot na to. Kasi tingnan nyo, ang ganda. Perfect para sa mga columnar na cactus or succulents. Tapos yung drainage. Isa to sa importante guys, pag bibili kayo ng pots, kailangan maganda yung drainage. The more holes, the better. Kung walang holes, dapat pabutasan nyo. Nabili ko nga pala to for 25 pesos. Tapos the second pot na ipapakita ko sa inyo is are these. Yan. Ito ang ganda. Sobrang gandang-ganda ako dito sa mga pot na to. Tignan nyo yung shape niya. Parang yung mga plastic pots sa Thailand. Tapos, ayan yung, diba? Perfect. Black and white yung binili ko para, alam nyo yun, yin yang, good or good and bad. Tapos ang maganda dito, guys. Tingnan nyo yung holes niya. Di ba perfect? Kahit di ka na maglagay ng mesh wire o screen sa ilalim, perfect yung holes. Kaya siguro, ang ganda na itong pad na to. Alam ko lang na ganito siya cute. Kasi nung binili ko siya, tinitignan ko siya doon, nakita na ko pero hindi ko alam na ganun siya kaganda. Ngayon lang, kasi pagbukas ko, ayan o. Tignan nyo naman yung holes. So, magdi-drain talaga yung soil mix agad dito. So, ayan. I bought this for 15 pesos each. Tapos yung susunod, ito, yung favorite ko. So, actually, meron ako nito guys. Bumili na ako ng isa. Nag-try na ako bumili ng isa nito. These are 25 pesos pot. Isa, per piece. And black and gray yung binili ko. Kasi ito perfect sa mga white-colored na cactus or succulent. Yung gray, hindi ko alam. Basta tatry ko na lang. Basta ang ganda niya guys. Tignan nyo. Diba? Para siyang corrugated. Tapos pa-downwards yung ano yung effect. Tapos, ayan. Maganda, yung drain holes niya guys, grabe, ang ganda rin. Hindi mo na kailangan maglagay ng mesh wire. Plus, may mga butas yung gilid. Ayan kung nakikita nyo. May mga holes yung gilid niya. Ayan o. Diba? Yung four sides, may holes. Plus the drain hole sa ilalim na parang mesh wire. Perfect. Good aeration para sa cactus and succulent nyo, which is vital para mabuhay sila. And hindi ito yung first time bumili ako nito. Bumili na ako nito dati katulad nung sinabi ko. Ito siya, white. Tingnan nyo naman guys. Yung itsura ng cactus, ang ganda. Tapos yung drainage, mapailalim, mapagilid, meron. Diba? Perfect. Kaya bumili na ako ng dalawa pa. Ito yung isang pot na binili ko, 5 pesos. Ordinarily, itsura niya. Hindi ko alam kung ba't binili ito. Kaya isa nga lang. Pero yan, mukha naman siyang cute. Gusto ko lang kasi antigas, kaya mukhang matibay yung plastic. And yung last na pot na binili ko is ito. Tiyanan! Diba? Para siyang bonsai pot.
cute, perfect para sa mga masiselan yung ugat na halaman. Tulad ng mamilaria, perfect sa kanila to. Kasi yung shallow yung root na ni. So, ayun, baka dito ko ilagay yung mamilaria. Kasi may nabili akong mamilaria. So, baka dito. Yan yun naman ang cute-cute na itsura niya. Palapad pa. Kaso nung binili ko siya, apat lang yung holes niya. Tapos, ang liliit. So, ang ginawa ko, ayan, binutas ko siya. Dinadadadad ko siya ng butas. At least, sure na ako na well-draining siya. Tsaka may pa siya, guys. In fairness, ayan o. Nakikita nyo, yung four sides. So, hindi talaga siya naka dikit sa surface, sa flat surface pag pinatong mo. So, yung may assured ka na yung hangin papasok pa rin sa butas kasi nga, naka-elevate pa rin siya kahit papaano. So, ayan. Ngayon guys, papakita ko naman sa inyo yung teka lang, wait lang pala. By the way, bumili rin pala ako ng mga pumis. Pumis, ayan. Sa mga hindi pa po nakakita ng pumis, ayan po itsura niya. Ayan, yung mga pinagbistayan po ng buhangin sa construction site, yan lang po yun. Yan po yung pumis. Mga lava rocks po yan. Tapos, top dressing. Ayan. Okay. Punta na tayo sa halaman, guys. Ang unang papakita ko sa inyo, ito nakakatawa to kasi nung tinanong ko to kay kuya, although may idea na ako kung anong halaman siya. Mali yung ID, sabi niya. Ang sabi niya sa akin, stinky daw. Pero alam ko, hindi siya stinky. Unang kita ko pa lang. Ito siya, guys. Chinan. Diba? Cute. Euphorbia. Euphorbia species to, guys. Hindi siya stinky. Although mukha siyang stinky. And, magkano babili ko dito? Ah, 25 pesos isa. Ay, no. Tatlong piraso. 25. So, 1. Tapos may baby pa. 2. Three. Ito ang daming baby na pausbong. So, ayan. Tatlo yan, guys. Tatlo sila sa isang pot. Pinaghiwa-hiwalay ko na. Ayan. So, hindi po siya stinky. Hindi po siya hernia or stapeliad. Isa po siyang euphorbia. Yung mga stinky po, alam ko walang tinik. Walang solid na tinik. Pero ito po kasi meron. So, yung pangalawa na binili ko as hindi ko alam yung ID niya, sorry. Wala, mukhang nakitan lang ako kaya binili ko. Ayan, baka alam niyo yung ID. Ito po siya. Marami siyang pups. So, yan. So, hindi ko pa alam yung ID niya ito. Binili ko lang siya kasi mura lang naman siya, 25. So, tsaka cute. So, ayan. Kung alam niya po yung ID, pa-comment na lang po. Okay. Pangalawang binili ko, at pangatlong binili ko is ito, nagagandahan po talaga ako dito. Akala ko nung una mellow siya. Pero nung tinitingin ko, ay, hindi pala siya mellow. So, ito siya. Ang laki niya, guys. Halos, in fairness, good size na to. Kasi laki na halos ng palm ko. Ayan o. Ang ID niya ito, guys, is Gymnocolysium baldianum. Ito po yung type ng gymno na napag nag-bloom, kulay red po. Sobrang ganda. So, wala pa ako nito kaya binili ko na siya. At saka malaki siya. Ang bigat nga po. Price. Ang price po nito, 350. Tinawaran ko 300. Ayaw pa rin. 350 ba daw? 350 pa rin daw. Kasi malaki na ako. Sige, go na. Laban na yan. Kaya yan. Tsaka guys, tignan nyo yung ugat niya. Grabe. Para siyang may codex sa ilalim. So, healthy yung halaman. So, 350 okay na yun. At least, alam, assured ako na maganda yung halaman, pati yung root system niya, maganda. Again, guys, yung bloom nito kulay red. Pero since wala pa siyang buds, baka matagalan pa mag-bloom to. Anyway, mabilis naman mag-bloom ang gymno. So, walang problema dun. Baka sa susunod na video, meron na siyang bloom. Papakita ko na lang sa inyo. Ito, yung huling binili kong halaman, matagal ko naman gusto magkaroon nito. Hindi naman siya rare, hindi naman siya din ganun kamahal, pero hindi ako makabili-bili. Yung jowa niya, nabili ko. Yung old man. So, sino bang kapartner ng old man? Siyempre, ano pa ba? Kundi si Chanel.
old woman. So, guys, hindi ko alam kung tama yung ID ko dito. Mamilaria Haniana. Hindi ko rin alam kung tama yung pronunciation. Bala na kayo mag-correct. Basta ayan, isa to sa favorite ko, guys. Gusto ko mabili. Kasi nakikita ko na to dati sa mga Thailand videos. Ang ganda-ganda niya pag malaki na, kapag kumakapal yung parang balahibo niya. Kala mo, hindi man parang plumosa, pero parang ganung level na yung itsura niya. At saka since may old man na ako, ayun, bumili na ako ng kapartner ni Lolo, si Lola. Saka tingnan niyo, guys, ang ganda ng pagkabilog niya. Angat ko lang, ha. Perfect yung pagkabilog, cute. Tapos marami na rin siyang pups sa gilid. So, kaya ka, guys, nasabi ko pala kanina na gusto ko itanim itong mamilaria dito sa pot na to, sa mababaw na pot. Kasi tingnan niyo yung ugat niya. Ganyan lang kababaw. Mababaw yung ugat niya, tapos pa-spread. So, hindi ideal na itanim mo yung mamilaria sa malalim na pot. Kasi, yun, baka maging mag-rot. Tsaka nga, pa-spread out nga yung tubo ng ugat niya. So, hindi niya kailangan ng vertical na lalagyan. So, ayan. Excited na akong itanim ito. Ganda. Tapos papakita ko din si Lolo kasi niya, although may meron na po akong old man dati pa, bumili pa rin po ako ng isa. Kasi grabe sulit. May nakita po akong sulit na nagbebenta. Nagulat ako sa price na binenta niya. By the way, guys, ito, bili ko dito, $350 din. So, itong dalawa. Isang seller lang sila. Sa Farmers Cubao ko sila binili. Itong dalawang malaking to. So, $350 din siya. Ayaw nila magpatawad kahit $50. Grabe. So, ayan. Another one na nabili ko is ito. Ayan, Gymnocolysium variegated. Hindi ko alam kung Gymnocolysium mihanovici lang to o Agua Dulce hybrid na variegated. Anyways, guys, ang ganda niya, kaso ang liit-liit niya pa, tsaka variegated siya malala. So, sobrang bagal niya ito lumaki kasi, guys, the more na marami yung variegation, mas dominant yung variegation sa isang halaman, like this one, cactus, mas mabagal siya lumaki. Knowing na ang bagal nang lumaki ng mga cactus, mas super bagal pa nito. Kasi tignan nyo yung part na may green. Ayan lang. Ayan lang. So, ayun na yung may mga part na green. So, yun lang yung gumagawa ng pagkain para sa kanya. Yun lang may chlorophyll. Sorry, nabulol pa. Ayun, kaya mukhang mabagal to. Pero ang maganda dito, guys, kaya binili ko to bukod sa cute siya. Kung tignan nyo, may root siya. Hindi siya grafted. Hindi siya degrafted. Hindi rin siya graft. Galing sa, oh, hindi siya galing sa graft. Hindi siya degrafted. Yun nga. Naguluhan pa ako doon. Meron siyang sariling roots. So, perfect. Tsasagaan kong alagaan to. So, it means, nabuhay, kaya niyang mabuhay mag-isa kahit hindi mo siya i-graft. Ayan, cute. So, tabi naman na natin siya dito. Diba ang ganda niya? Yung isang nabili ko naman, ito. Euphorbia siya. Euphorbia species, pero hindi ko alam kung anong exact ID. Pero alam kong Euphorbia siya. Tapos yung kinonfirm nga nung nagtitinda na Euphorbia. Ayan. Ninyo, guys, ang ganda niya. Diba? Yung top view. Ganda niya, diba? 100 pesos yung bili ko dito. Pwera pa yung pots. So, eh, kaso itong pots pala na tumero na akong bang bakante. So, tinanim ko na lang siya doon. Ayan. Ito pa yung isang binili ko, guys, na bago. Although, narepot ko na siya. Hindi ko alam yung ID niya eh, kung ano siya eh. Akala ko nga una yung monkey's tail ba yun? O cat's tail? Monkey's tail yata. Hindi pala. Pero anyways, binili ko siya kasi ang mura lang niya, 50. 50 pesos. Ito yung kit niya. Tsaka hindi ko alam kung yung tubo niya ba talaga is
pataas o babagsak siyang ganun. Pero sana bumagsak siya, magbukas yung cat's tail o yung monkey's tail, kung ano man yung tawag dun. And cute. Yun nyo guys, yung spine niya is parang bristle. Pero feeling ko nakakatusok pa rin to pag mali yung hawak mo. Pero pag hinapos mo lang siya na ganyan, hindi naman siya masakit. Tsaka hindi din siya naiiwan sa balat. So, ayan. So, diba kanina sabi ko, binili lang ko ng kapartner yung old man ko. So, actually may old man na akong matagal na. So, itong binili ko ngayon, bago lang to. Hindi ito talaga yung old man cactus ko. Ayan, ito po yung original na old man cactus ko. Taon na po to sa akin. Mga 3 years nang binili ko siya. Na wala po siyang kapartner. Kaya po gusto ko yung kanina, si old lady. Gusto ko po talaga bumili nun. Hindi lang ako magkaroon-karoon ng chance. Hindi ko ba alam. Mas inuuna ko kasi yung dati, yung mga rare. Tingnan yung semi-rare. Kasi feeling ko mabilis naman siya hanapin yung old lady. Pero since meron na ako ngayon, yan, happy na. So ito po talaga yung original na old man cactus ko. Ang tsura niya po. So ito po yung bagong bili. O diba? Kakaiba yung, ewan kung magkaiba yung tsura nila eh. At guys, alam nyo ba kung magkano bili ko dito nung maliit pa lang? 700 pesos. Tapos nung binalikan ko yung seller dati, after 3 years, same pa rin yung price. Hindi siya nagbago. So, ayan. Tapos tignan nyo guys, oh. Magkaiba yung tsura, diba? Pati yung kulay ng wool, yung balahibong. Ito yung white. Mas whiter, mas lighter yung cream colored yung kulay kumpara dito sa bagong bili ko na medyo brownish. Tsaka yeah, medyo brownish red yung kulay niya. Guys, alam nyo ba, hindi ko talaga balak bumili ng old man cactus since meron na nga ako nito. Pero yung nakita ko to, nakita na ko, tapos wala lang, tinanong ko lang kung saan ko binili. By the way, magkaiba pala yung pinagbilang ko na ito. Ito, binili ko sa Farmers, yung original kong old man, 3 years ago. Ito, kakabili ko lang. Wala pang 1,000 sa akin. Sa QCMC naman. Alam niyo ba kung magkano yung bili ko sa kanya, guys? Itong dati ko, 700 yung bili ko, maliit pa, lumaki pa yan. So, ganito lang siya kaliit. Itong, yan yung lighter part. Kung nakikita niyo, ayan yung nilaki niya. Mula nung binili ko siya 3 years ago. Binili ko siya na ganito lang kaliit for 700 pesos. Tas ito, nung tinanong ko dun sa seller sa may QCMC, nagulat ako sa price kasi alam nyo ba, 150 lang siya. Eh halos magkasing laki na sila. Kaya sabi ko, ha? Kala ko pa una mali yung sinabi ni ating price. Kala niya siguro yung mamahalin yung tinatanong ko. Sabi niya, akala ko pala yung mamahalin yung tinatanong ko na ano price. Pero sabi niya, hindi, yung tinuturo mo, yung old man, 150. O, diba? 150. Para sa halos isang damkal na na old man. Tapos ang ganda niya pa. Kasi ang unique ng kulay ng spine niya, pati ng wool niya. So, binili ko na siya. Ayan. So, dalawa na yung lolo ko ngayon. Plus, si old lady. So, ayun guys, gagawa na lang ako ng separate video kung paano ko siya itatanim. Sana i-follow nyo para makita nyo kung anong gagawin kong design. O kung meron man design. Baka itanim ko lang din ang plane na ganito. So, ayan. Gusto nyo pala mag-alaga nito ng old man. Hindi siya maselan. So, kailangan niya lang talaga ng matinding araw para kumapal yung wool tsaka hindi mag-itoliate. Kasi nga ito, dati, oh, medyo nag-itoliate pa to. Although buti nilang nahabol ko, kaya gumanda yung tubo na ulit. Mas maganda po siya outdoors kasi hindi po siya maselan kahit rain or shine. Basta may acclimatize na or well adjusted na yung halaman, pwede po siya outdoors. Tsaka kailangan niya kasi ng direct sun, as in malalang ilang oras na direktang araw para kumapal yung wood tsaka hindi mag-itoliate. So ayun guys, thank you for watching my vid. Sana i-like nyo po and i-follow. Tsaka mag-subscribe na rin po kayo para sa mga upcoming videos ko. Thank you!